What's up sa inyo mga paps? Pag-uusapan natin ang isa sa mga scooters na gawa ng Honda na bihira pa lang nating nakita sa mga kalsada. Ang scooter na to ay pupwede sa lalaking riders, pero mas pupwede rin sa babae. Kung titingnan ang website ni Honda, sila mismo ay iminamarket ito sa mga babaeng riders. Ito ang Honda Genio 2020. Genio, Genio, Henyo, bahala na kayo kung anong gusto nyong itawag dyan mga paps. Photo feature lang to mga paps, hindi ito review. Marami ng mga lumabas na review para sa motor na to. Pero sa video na to, susubukan namin bigyang pansin ang mga features ng scooter na to na sa palagay namin ay dapat i-consider kapag bibili ka ng bagong scooter. So, sa specs muna tayo. Ang scooter na to ay may 110cc 4-stroke single overhead cam engine. Noong una, iniisip namin na dahil maliit ang displacement nito ay baka nakakabitin ang performance niya. Pero nung may mabait na Genio user na pumayag na matest drive namin ang scooter na to, nagulat kami dahil kahit 110cc lang ang engine niya, maganda ang hatak at arangkada niya. Sayang nga lang at hindi namin na-i-video dahil wala kaming dalang pang record kahit cellphone man lang. Uunahin na naming banggitin ang sa tingin namin ay mga key features ng motor na to. Ito ay may frame na ginagamitan ng press and laser welding technology para siguruhin lightweight pero stable ang chassis ng scooter na to. Ang tawag ng Honda sa frame na to ay eSoft o Enhanced Smart Architecture Frame. Magaan na, matibay pa. Ang fuel system nito ay Programmable Fuel Injected, ESP, or Enhanced Smart Power para siguruhin hindi maisasakripisyo ang performance habang sinisiguro rin ang fuel efficiency. Ang scooter na to ay kayang mag-accelerate from 0 to 60 km per hour sa loob lang ng 5 to 7 seconds, depende sa timbang mo. Siyempre, gaya ng ibang mga scooters, meron itong electric starter. Pero, hindi gaya ng ilang mga modern scooters ngayon, may kickstart siya. Kaya kung sakali mang hindi mo siya mapaandar sa pamamagitan ng electric starter, hindi ka babagsak sa pagkakamot lang ng ulo. Mapapaandar mo pa rin siya, sipain mo lang. Dun tayo sa iba pang specs. Full transistorized ang ignition system niya. Sa preno naman, hydraulic disc brake sa harap at drum brake naman sa likod. Ang gulong sa harap ay 80 over 90 at sa likod naman ay 100 over 90. Parehong 14 inches ang diameter. Ang seat height ay 740 mm na eksakto sa average height ng mga Filipina riders. Ang ground clearance naman ay 147 mm. Kailangan mong magdahan-dahan sa mga matataas na humps o sa mga malalalim na bulubak. Ang fuel tank capacity ng cute na scooter na to ay 4.2 liters. Para sa isang matipid na scooter, malayo-layo na rin ang mararating mo sa isang kargahan lang. Ang curb weight ay 89 kilograms. Magaan talaga siya. Pag-usapan natin ang features. Ang Honda Genio ay may advanced technology modern headlight para sa mas malinaw na visibility kapag magmamaneho sa gabi. Digital na rin ang meter panel nito. Simpleng simple, pero elegante. Medyo unique din ang diskarte nila sa handlebar nito. Semi-naked, may parteng nakatakip at may parteng naka-expose. Hindi mo na rin kailangan mag-install ng charging port dahil meron na itong power outlet sa loob ng 14-liter compartment nito. Spacious! Maraming nakakarga. At hindi ka na rin mag-aalala kung sakaling nakalimutan mong dalhin yung power bank ng cellphone mo. Medyo maluwag din ang inner rack nito, o yung tinatawag nating bulsa. Sa safety features naman tayo. Gaya ng noon pa ay nauuso na, meron itong secured key shutter. At may katabi itong seat eject button feature. Meron din itong park brake lock para hindi umusad kung sakaling nakapark ka sa medyo inclined na kalsada. Wala nang kalso-kalso mga paps. Syempre, hindi mawawala ang side stand switch.
Masakit mang tanggapin, pero may mga scooters pa rin na wala nitong safety features na to. Yung mamamatay yung engine kapag ibinababa yung side stand. Pagdating sa looks, patok na patok ang forma ng motor na to sa panlasa namin. Simple pero stylish, mukhang pang babae pero mukha rin pang lalaki. At pwede rin siyang ipang babae ng mga lalaki. Ang isa pang nakaka-attract sa attention namin, nagtatagpo sa scooter na to ang modern and classic design. Hindi nakakaumay kumbaga. Skydrive ang kasalukuyang scooter ni Ngarod. Hindi pa bumibigay ang motor niya, pero alam niyang balang araw, magre-retiro rin ito. At ang dalawang motor na pinagpipilian niyang maging scooter ay Yamaha Neo Gravis at Honda Genio. Ano ang impression niyo sa scooter na to, mga paps? Comment lang kayo sa baba. Ako po si Madge at ito ang Ngarod TV Moto Features. Dahan-dahan sa pagmamaneho, mga paps!